President Bongbong Marcos. Sana yung sasabihin mo, kamay na bakal para sa droga. Naglilipana na ang droga dito sa Pilipinas. Napakamura ng droga ngayon. Dahil ang namumuno ay walang pakialam sa mga sa taong bayan kung saan pupunta. Siya po. Ang nanay ngayon nakakulong. Okay? Sa city, Masbate City, sa pier, a 14-year-old, may dala-dala din siya po sa pier. Delivery papunta sa isang sasakyan doon sa dagat. Ang ibig sabihin, ang droga ay talagang grabe na. May nakapagsabi nga sa akin na yung isang taxi driver kahapon may naisakay. Nagpaikot-ikot dyan sa Pandakan. Pagbalik, at sabi sa driver, bye, antay ka lang. Pagbalik, nagpahatid na naman kung saan man siyang impyerno iahatid. Alam mo kung anong binayad sa taxi driver? One sachet of shabu. Dahil daw siya, wala daw siyang cash, kaya siya po na lang ang ibinigay niya sa driver. Which ang driver yung nanginginig, hindi tinanggap yung siya po niya. Ngayon, President Bongbong Marcos. President Bongbong Marcos, sana yung sasabihin mo, kamay na bakal para sa droga. Naglilipana na ang droga dito sa Pilipinas. Ito lang ikot natin, dito lang sa paligid na to, marami dyan na mga bangag. Lalo sa gabi, marami ditong bangag. Bakit hindi mo yan ipadakip? Umag-aantay ka na ikaw ang dakpin. Pangulong Duterte, lahat takot. Takot lahat pagdating sa droga na yan. Ngayon, wala nang pakialam ang tao. Napakamura ng droga ngayon. Dahil ang namumuno ay walang pakialam sa mga sa taong bayan kung saan pupunta. Ang droga ay nakakasira ng ulo ng kabataan. Gusto nyo ba, mahal naming Pangulo, na ang next generation pagbabak mo ay magiging tulala at mga kling 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 dahil sa droga? Pag nag-migbiran ka lang ng video, yes. Mga durugista, kita will! Mga durugista, kita will! Mga durugista, kita will! Mr. President,
Sa akin ano? Para bumalawit. Sa kapakanan ng sambayanan. Papatong sa nanang nanang nag-watching na gluding bigla. Na hindi kami mag-isip na kung ano yung mga chichichuawa dyan ay totoo. Why don't you take the challenge of President Duterte to have a drug test? Drug testing! Kami naman na mga anak mo, dahil ikaw ang pangulo, kami ang mga anak mo. Makatulog naman lang kami ng mahimbing. Kung sino talaga ang nagsisungaling? Si President Duterte ba? O ikaw ang nagsisungaling? Ang patrug test na yan! Yan lang po ang pag-iusap ng bayan sa iyo, President Bongbong Marcos. Magsabay kayo ni President Duterte magpagawa ng drug test hindi lang sa dugo kundi pati sa buko. Yes! Para kung totoong hindi ka talaga drug addict o hindi ka nabangag ay at least kampante kami na mamamayan at pwede mo kaming balikan. Ako kaya, ako I will accept. Kung ma-prove na hindi ka talaga bangag, hindi ka drug addict, ipakulong mo ako. File up ako ng libel. Walang problema. Malayo yan sa tiyan. Okay? Malayo yan sa tiyan. Pero ang gusto namin, magkaroon ng kapayapaan ang ating bayan na malaman namin na ang namumuno sa aming pinakamamahal na Pilipinas ay hindi bangag. Bangag, bangag, bangag! Buksakin! Bangag, bangag, bangag! Buksakin! Bangag, bangag, bangag! Buksakin! Bangag, bangag, bangag! Buksakin! You can file a libel charge against me, Mr. President, because what I'm saying is I'm just echoing what President Duterte had said in Davao Prayer Valley. Sinasabi ko lang ngayon dahil marami kami nalulungkot na hindi namin malaman kung totoo ba o hindi ang sinasabi ni Pangulong Duterte. Yun lang po, Mr. President. Okay? Huwag po kayong magagalit sa akin. Ako lang po. Ay, hindi naman ako nagsasalita ng walang dokumento. Hindi rin ako nagsasalita ng walang ebidensya. Kaya, at any moment, pwede mo rin akong ipatawag. At sasabihin ko in front of your face kung ano yung nararamdaman ko bilang ina. Ma'am Sandra, may tanong po ang taong bayan. Kailan po daw ilalabas? Ilabas na yan! 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 Siyempre, wala naman akong alam yan. Hindi ko alam kung saan yung video na yan ngayon. Okay? Lahat naman ng intelligence nasa ating Pangulo. Dapat ngayon pa lang, sinisiksik nyo kung sino may hawak talaga ng video na yan. Dahil ilalabas yan. Ang pagkakalam ko, ilalabas yan sa tamang panahon. Ilabas na yan! Ilabas na yan!